So as you can see right now, I'm currently outside. My gauge. Kasi I'm going to meet up my high school professor para ipaayos yung laptop ng beshiwap ko. So right now, I think nakita ko na siya. He said he's going to meet me up using his bike, so I think I saw him. So as you can see, I'm currently in Plaza Molo. So pretty kasi wala tao. As you can see, the children's playground. So I'll give you an update later when I got back at home. So ayun po, I'm currently waiting for any vehicle kasi kakatapos ko lang po i-meet up yung prof ko. I think he's still there. Ayan po yung nakatayo na yan. So looking for a series sinasakyan dito kasi after almost 2 months ata na March, April 20 March 20, April 20, May 20, almost 2 months na din akong hindi nakakasakay ng jeep. Oo. Magto 20, this coming 20 pala. Oo. Yan, 2 months na akong hindi nakakasakay ng jeep. And of course, any vehicle. Kaya ayun. So I'll just update you later if nakauwi na ako. For now, I'll just gonna show you kung anong state ngayon dito sa Iloilo. So as you can see, puro private vehicle ang dumadaan. And then meron na din palang taxi. And right now, I'm still waiting for any PUG or bus na dadaan ng stoplight. Kasi until now, wala pa po akong nakitang masasakyan pampuntang stoplight pabalik sa board sa apartment. So yun lang. I'm just showing you anong sistema dito. So what's up guys, ayun madilim tayo, madilim pa rin. So until now, hindi pa rin po tayo nakakasakay kasi wala talagang sasakyan, as in wala po, kadalang ng jeep, wala nga po palang jeep eh, kahit po bus na sinakan ko kanina. Wala na po ata, di na po ata dumadaan dito kasi anong oras na ba? 1:07 na. So I guess I have no fucking choice. Sorry sa bad word. So I guess wala po ata tayong choice kundi sumakay sa e-bike na available na maghatid sa SM kasi hindi ko alam kung magkano. And I'm not sure kung magkano ako dito po. Magkano ako din po sa pamamagitan. But until now, I'm still waiting para sa available na public bus. Kaso nga lang, ang tagal at gusto ko na matulog at ako'y may hangover pa. So ayun, I'll just gonna end the video. And then, magtatawag na lang ako ng e-bike para magpatid ang stoplight. So watch out later. So yun po, dahil nga po katagal nung jeep or sasakyan, nagtawag na lang tayo ng pila stoplight tayo? Stoplight yan? Oo. Pila? Lako ba, lakong tagpila? Oo, yun nga, yung pinsan ko nag-text na wag daw muna ako uwi dun sa
amin sa San Joaquin. Kasi nga daw, quarantine daw ako ng 14 days. So, I can't afford na i-quarantine dahil sa work ko. Kaya, stranded talaga ako dito. Hindi talaga ako makakauwi sa amin. Ewan ko kung bakit, kasi in-announce naman ni Mayor daw na free na daw mag-travel. Pero ewan ko sa kanila, bawal daw ganun eh. Kaya, kata yung choice, antayin talagang mawala yung GCQ, ECQ na to. So, right now, I'm still waiting para sa jeep or sa bus na sasakay natin pabalik doon, sa way na yon. Oo. So, I'll just can update you once nakadating na ako sa amin. At lang makapagpahinga na rin. Bye-bye. So, nakababa ko lang. And yeah, welcome back to SM, where life must go on. So right now, pabalik na po akong apartment. And oh shucks, putya, liliko din pala sila. Bumaba pa ako dito, tapos liliko din pala sila. Sana doon na lang ako bumaba. Well then, never mind. Dadaan pa din naman ako 7-Eleven eh. Libeling Mountain G kasi super uhaw tayo ngayon, mga friend. So as you can see, yan po yung SM. They're currently open from 11 a.m. to 7 p.m. Ayun, in-advertise ko na sila. So dito tayo dadaan kasi super init. So right now I think bawal mag-video dito, kaya bye-bye muna. So yun po guys, no, kailangan ko putulin yung video kasi bawal mag-video sa 7-Eleven. Well, bumili na naman ako ng Mountain Dew, tapos eh pabalik na ako sa amin. Oh, ang dilim. So I'll just gonna end the video right here kasi malapit na din naman ako sa bahay and ang dami na nagka-chat sa akin, kaya madaling po tayo mga kaibigan kasi against the dark light tayo. So I'll just gonna end the video here muna. I'll just gonna continue later pag nasa bahay na ako. So ayun guys, what's up, I'm back again. So ngayon nandito na po ako sa room. And ayun nga po, it's the second day of GCQ. And the reason why lumabas ako is to bring the laptop of my friend at ipaayos sa prof ko sa college. So nag-meet kami sa plaza ng molo. Ito kami nagkita, and then ayun nga po, super hassle po pala ng ganitong sitwasyon kasi unlike those ordinary days, pag nag-abang ka sa sakayan ilang minuto lang makakasakay ka na, like 2 to 3 minutes makakasakay ka na, depende kung puno yung jeep or hindi. Pero ngayon, it took me around 5 to 10 minutes or 10 minutes to 15 before nakasakay ng bus. At papunta pa lang yun. Tapos nung pabalik, medyo natagalan ako kasi dun sa pinagbabaan ko, walang dumada ang bus. Kaya I need to take the e-bike para lang maka... Ang tawag dito? Makapunta sa sakayan ulit. So ayun, medyo mainit, nangingitim na naman tayo, pero kala it was worth it kasi
nakalabas na ako sa wakas. So, ano eh, ang anong tawag dito? Nag-video na ako nung nakarating na ata ako sa place. So, hindi ko talaga na fully covered yung galing sa room, papunta sa sakayan, at from sakayan, papunta sa isang sakayan, at isang sakayan, papunta sa destination ko. So, yun lang, share ko lang sa inyo kung gaano siya ka-hassle. And, yun, marami akong nakasalubong na mga nurses, mga frontliners, and then, ayun, ang daming traffic enforcer. Oo. Yan, basta sobrang hassle siya. Hindi ko na imagine. Tapos, nag-chat pa yung pinsan ko, ito. Sabi niya sa message dito na huwag daw muna ako uwi. Tinanong ko bakit. Kala ko di na ako welcome. Yun pala. Eh, pag umuwi daw ako sa amin, iku-quarantine daw ako sa munisipyo nung pag-uwian ko ng 14 days. Eh, hindi pwede yun kasi may work ako. So, ayun nga. Antayin ko talagang matapos tong GCQ, ECQ, GCQ na to. Para lang makauwi sa amin and para lang ma-clear. So, ayun, miss ko na yung mga barkada ko doon. Yung mga kapatid-kapatiran ko doon. Yung mga pinsan ko doon. Tsaka sila tita. Kahit siguro sa isang tita ko, hindi rin ako makakauwi kung saan nakastay yung mga kapatid ko. Kasi baka ganun din mangyari sa akin. I-home quarantine din ako. So, ayun lang, share ko lang kung gaano ka-hassle ang lumabas ngayon. Lalo na't walang pa, yung walang jeep, my gosh. Sakit ng ulo ko. Init pa ka. Tapos, oh, in fairness ha, maputi pa rin tayo ha. Kahit bilad na bilad tayo sa araw, parang hindi tayo nangitim. So, yun lang. Share ko lang kung what it feels like na magbiyahe. Kahit napakalapit lang siya actually. Kaso nga lang, ano, ayun lang, nakakatamad laka rin kasi may init. Parang ano lang ata siya eh. 100 to 200 feet or 300 to 500 feet lang siya actually. Pwedeng laka rin kasi may shortcut naman. Oo, may shortcut. Kaso nga lang, ayoko talaga maglakad. Kaya ayun. Tapos yung pagsakay mo ng bus, social distancing talaga. Nakalimutan ko pa nga yung alcohol eh. Buti na nga lang wala akong ganong hinawakan. Ayun, so pagdating ko dito, alcohol agad. Kasi, nakakatakot. Lalo na pag nahawakan ka. So, yun lang. This is the end of the video. So, watch out for, check out nyo na lang yung mga susunod pang videos ko. It's either gala or about sa mga hamster ko. And, update lang pala sa mga hamster ko. Tulog pa rin sila ngayon. Si Ageus, si Aneas. So, ayun, tulog sila. So, yun lang. Update ka lang. So, see you sa next video.